Oh my God! Ano na? Wait lang. Alam mo, Oh. mula na nagka-jowa ako, hindi kita nakausap ulit. Hindi na kita nakausap. Ay, busy ka eh. Busy ka sa love life. Aminin mo. Uy, maiba ta. Oh, ano? Bakit ako mo? Bakit pumayat ka? Nagpapapayat ka Oh, ba? nagkamapayat ako. Oo. Or baka may pinagdadaanan Wala ka pa bakla kapag pwede ako. mo. Wala ano. Oh. Pero okay lang. Bakit ka sa'yo eh? Ang ganda mo this past few days. Lalo na yung napalikitan sa Ba? live. Oo, sabi ko, ang ganda ni bakla. Loka ako. So, kamusta ka, winner? Kamusta ang isang winner? I am so fine. I've never felt this good kasi parang feeling ko nawalan ako ng burden. Ayun Hindi lang. parang ano, Nagalit ako. parang last week Ano? ata. Oo, last week okay pa kayo. Ha, totoo. Yung ginagawa Actually, ka ng eto ha. kalbo Wait. Ichichi. sa Ichichi ka ako. content. Dadagdag ko lang ng water itong iniinom. I'll go. So, eto na nga. Oh. Paano Ay, di ba? nangyari? Kasi ganito. So, siguro meron kami mga dalawa or tatlong beses na nagtalo kami. Yung pinakamalalang away namin, yung ano, pinakamalalang away namin, yung sinabi, sumagot ako ng comment sa TikTok, gumawa ako ng video, sinagot ko yung comment. Ang tanong kasi doon, paano kapag inagaw sa'yo si guy? Paano daw pag inagaw sa akin sila? So, sabi ko, pag nagpaagaw, eh di ibigay natin. Hindi naman yan maagaw kung hindi siya papayag, kung hindi niya gusto eh, di ba? True. So, sabi ko sa video, hindi natin pag-aari yung mga jowa natin. Kapag hindi na sila masaya sa atin, let them go. Pero, they owe us our honesty. Dapat honest lang. Huwag nang manloko. If they wanna True. go, say it up front. Huwag ka naman maloko. So, yun ang sabi ko. Tapos, parang nag-joke ako sa bandang huli ng video. Sabi ko, pero, kapag niloko ako nila, I will fucking make sure na maghihiwalay kami ng walang kapayapaan. Sabi ko sa kanya. Sabi So ko dun sa wait, I'll nag-comment. go. Oo. So, sabi ko, kasi hindi kami magkikita sa tulpo. Baka sa ospital kami magkita-kita. So, parang joke lang yun. Parang nagpatawa lang ako sa dulo ng video. So, narinig. Sabi ko, love, tignan mo to. Ganyan-ganyan. Pinanood ko sa kanya yung video. Habang magkasama kami. Nasa McDonald's kami nun eh. Pinanood ko sa kanya yung video. Sabi niya, na-offend daw siya. Ganyan-ganyan. Pinanood ko sa kanya kasi parang sa akin, I'm not taking it Seriously, seriously. correct. Kasi naniniwala naman ako na hindi niya yung gagawin sa akin. Na So, hindi siya nung manluloko. napanood niya, oo, nung napanood niya, hala, galit na galit na galit, as in, hindi ko siya mapatahan. Tapos, at sabi ko, bakit ka nagagalit? Natatakot ka ba? Sabi ko, hindi ko naman sinasabi sa mga tao na may chance kang magloko or may third party, niloloko mo ako. Hindi ko, sabi kasi niya, binibigyan ko daw yung mga tao ng idea. Binibigyan ko daw ng idea yung mga tao na baka daw may chance na mag-break kami. Eh, ayaw niya daw na bibring up yung idea ng break up, ganyan-ganyan. Kasi hindi daw kami mag-break, ganyan-ganyan. So, sabi ko, hindi ganun eh, hindi ganun. Sabi ko ganyan. Ang sa akin lang, if
ever happens. Pero syempre, di ba, hindi mo naman yung gagawin sa akin. Di ba? Kasi love mo ko. Di ba? At saka you have trust. May trust ka sa kanya. Di ba? True. May trust ako sa kanya. Tapos, edi, nagtalo kami ng malala. Pero, parang ang ending nung argument namin, we agreed to disagree. Parang hindi din kami nagkasundo in the end. Parang bahala na. Parang ganun. So, yun yung pinakamalala. Tapos parang may mga tampuhan, mga dalawa, tatlong beses, ganyan. Tapos, I'm not exactly wait, sure kailan to? Kailan nangyari to? Last week? 2 weeks ago or more. Ah, okay. Oh. 2 weeks ago or more. Tapos, eto me, adi, ano, sa, napapansin ko, may work ako, so feeling ko mga Monday to eh, Monday or Tuesday night. Or Monday night, I'm not sure. Basta nag-work ako nito, tapos napapansin ko, live siya ng live sa TikTok, sa IG, sa Twitter, nag-sislits siya. So sabi ko, bakit kaya? Anong meron? Bakit ang dalas niya mag-live ata? Sabi ko, manood nga ako, sabi ko sa sarili ko. So, nag-stop ako. I stopped from working. Nanood ako ng live niya. Naabutan ko siya na may chinichika siya na keso sad siya. Gusto niya ng, parang feeling niya nababawasan yung mga kaibigan niya. Na nababawasan yung mga kaibigan niya. Gusto niya daw ng additional friends. Gusto niya marami siyang kaibigan. Gusto niya ng kaibigan kahit makilala niya lang online na makakasama niya, pwede niyang makausap, ganyan-ganyan. So, ako, na-offend ako, me. Sabi ko... Bakit niya sabihin yung mga ganun bagay, unang-una? Totoo. Sabi ko, anong silbi ko? Nasaan ako? Bakit? Bakit kailangan mo ng ano, ng friends? Ganyan? Wala kang idea kung may pinagdadaanan siya. Parang ganun din, di ba? Wala. Wala. Tapos, edi, sabi ko, bakit siya naghahanap ng kaibigan? Para saan ako? Ano silbi ko? Napaka-inutil ko namang jowa, di ba? Yung feeling na, you wanna play your role as a girlfriend, pero parang hinihinder ka niya from doing it. True. So, kinausap ko siya, ganyan-ganyan. Sabi ko, sana naman, ano, parang nag-ano ko sa kanya, sinabi ko yung mga sacrifices ko. Sabi ko, sana naman na-appreciate mo yung mga effort ko. Kapag rest day ko, halos di na ako makita sa bahay para lang makasama ka. Kahit mag-overnight ako ng ilang araw dyan sa inyo, ginagawa ko kahit hindi na ako makita sa amin. Ganyan-ganyan. So, eto na. Nag-away na naman kasi kami noon. Kasi hindi niya naman maintindihan. Sabi ko, I'm not fighting with you. I'm just saying na sana ma-appreciate mo ko. Sabi kong ganun. Na andito lang naman ako. Nakikinig naman ako sa'yo kapag may in-open kang problema. Kung may problema ka. Sabihin, oo. So, edi, wait, anong sinagot niya doon? So, natalo lang kami. Tapos sabi niya, wag na tayo mag-away. Ganyan, matutulog na ako. Wag na tayo mag-away. Magbati na tayo. Ganun. So, next morning, okay na kami. Nag-uusap na kami. May plano pa kami magkita ng afternoon. So, edi, kasi pumunta akong bangko, umuwi ako, natulog ako. Pagkagising ko, kinaagabihan, 7 p.m., imagine ha, morning, nag-uusap pa kami. May plano kami magkita. Kinagabihan, pagkagising ko ng 7 p.m., nakikipag-break na siya. Umaarte siya ng putang inang Shopee to. Wait, nakikipag-break? Anong dahilan? Bakit siya nakikipag-break? Eto, ichichika ko. Detail by detail. Mm-hmm. So, edi, pagkagising ko, me, nag-chat agad ako sa kanya. Kasi ganun ako eh. Nag-chat agad kita. Sabi ko, asan ka, babe? Asan ka, love? Anong ginagawa mo? Ganyan. Sabi niya, nasa BGC ako. Sabi ko, ha? Sino kasama mo? Ako lang mag-isa. Alam mo yung mga reply niya na ano lang, isang sentence one lang, word. Isang ano lang.
Or Oo, one word may lang, ganyan. malamig, parang ganon. Oo, malamig. Ganyan. Sabi. Edi, tawag nito. Paano ko ba sasabihin? Basta na pumalan ako sa kanya noon, ang tamlay niya. So sabi ko, ano naman problema? Ano na naman? Nagre-reklamo na ako sa kanya. Kasi mahilig siya gumanyan eh. Mahilig siya. Halimbawa, matagal lang ako mag-reply. Halimbawa, nasa bahay lang ako. Halimbawa, nagluluto ako. Tapos matagal ako mag-reply. Gagantihan niya ako. Natutungalan niya rin ako. Tatagalan niya rin yung pagre-reply sa akin. Para magtatampo-tampuhan siya. So sabi ko, bakit? Ito na naman. Ano na naman nangyayari? Tapos, hindi siya sumasagot me. I even had to call him. Sinagot niya ang tawag mga mo. Mga ilang beses. Hindi rin. Oo. Mga ilang beses, tinawagan ko siya. Paulit-ulit ko siyang tinawagan. He finally answered. Tapos kinausap ko siya, ano nangyayari sa'yo? Tapos ang tahimik niya. Ang tahimik niya. Sabi ko, anong problema mo? Bakit parang may problema? Ano pinagdadaan mo? Sabi niya, kasi, lagi na lang tayo nag-aaway. Okay tayo kaninang umaga, tapos hanggang gabi, irereklamo lagi, irereklamo mo na lagi tayo nag-aaway. I think it's most. Sabi ko, ano na naman yan? Akala ko na pag-usapan na natin. Natawa rin ako dun, ha? Ito pa. Sabi niya, kasi palagi naman tayo nag-aaway. Andito ko sa BGC, nag-iisip-isip ako. Parang feeling ko kasi, parang hindi tayo compatible. Tapos nagalit na ako. Doon ako na-trigger. Mm-hmm. Hindi tayo compatible. Putang inang Shopee to. Kanina ka pa. Kaya uninstall ko yan. Wisdom. Oh. Eto nga. So, paano sinabi sa'yo na ano, na break na kayo? Eto me. Sabi ko, di ba, na-trigger ako nung sinabi niya na hindi kami compatible. Sabi ko, anong hindi compatible? Ano, nakikipag-break ka na? Kung nakikipag-break ka, sabihin mo na, para ako nung makipag-break sa'yo. Ginanon ko siya. Okay. Parang inano ko na siya, winarl ako na talaga siya noon. Tapos, binabaan ko siya ng telepono sa sobrang bad trip ko. Alam mo yung tatrabaho ka, tapos gaganunin ka. True. So, ano ba nangyari next? Tumawag ba doon, sa... Nag-chat siya ng mahaba. Ipapakita ko sa inyo print screen. Gusto niyo 'yon? Prepaid. May audio vision. Oo, meron tayong paano. Tangina niyo ah. Gusto niyo 'to ah. Ayan, putang ina ka. Asan dito yung chat mong hinayupak ka? Ayun, hindi ko na mahanap. Basta ang haan, sabi niya doon ni, eto ba yun? Alam, hindi ko ma-add. Wait. Ang haba. Ayan, ganyan. Ang haba. Gusto niyo yun. Isend mo na sa Facebook ko yan. Mahal kita, pero pinapahalagan ko muna sarili ko. Mag-iingat ka, love. I will miss you. Sabi mo, saka na ako bumalik sa'yo kapag okay na mental health ko. Hindi ko sinabi yon. Ang sinabi ko, saka mo na ako kausapin kapag okay na yung mental health mo. Total, ayaw mo akong kausapin. Ginanon ko siya. Tapos ngayon sasabihin niya, sabi mo, saka na ako bumalik sa'yo kapag okay na yung mental health ko. Ulul, tigil-tigilan mo nga ako. So wait, may mental health problem ba siya? Yun nga yung hanas niya kung bakit siya nakikipag-iwalay sa akin. Oh, so, ayun. So, ang reply ko lang dyan, sabi ko sa kanya, you ruined our friendship. We should have stayed friends. Nakakahiya sa mga tao, napapahiya ako. Sabi ko gano'n. Anong sagot niya? Hindi siya nag-reply noon, hindi niya sinin. So, ang ginawa ko, pinuntahan ko siya sa apartment niya. Sinugod mo, inaway-away mo doon. Actually, I was thinking na baka nga totoo na may problema siya. So, pinuntahan ko siya sa apartment niya. One, para kausapin siya ng mahinahon, of course. Mm-mm.
Gusto ko siya kausapin, gusto ko malinawan. Kasi okay lang naman kung may kipaghiwalay kayo. Huwag na akong binapaikot, di ba? True. So, edi pinuntahan ko siya sa party niya, kinausap ko siya, ganyan-ganyan. Ano nangyari? Bakit ganito? Hindi na ba talaga? Sure ka na ba talaga? Ganyan ko siya. Sabi niya, I tried to reach out to you. Gusto ko sabihin sa'yo yung mga problema ko. Kaso natatakot ako. Baka i-judge mo ako. Baka sigawan mo ako. Baka away mo. Ha? Ano ako, baliw? Diba? Mm-hmm. Parang ganito ba yung iniisip mo mangyayari? Love, may problema ako. Ganito, ganyan. Putang ina mo, huwag mo ako kausapin kasi may problema ka. Ganun ba ako? Ang sama naman ang tingin mo sa akin. Diba? Did he try ba na kausapin ka kung ano yung problema niya even before? No. Kasi so, I don't think so. Oo, hindi talaga. I don't buy it. Hindi talaga ako naniniwala na may problema talaga siyang malala. So, kung meron kang problema, I don't think na nakaka-apekto yan sa mental health mo. Huwag mahiya ka sa mga taong may totoong mental health, di ba? Saan nakikita mong dahilan? Kabit? May kabit ba? Hindi, kasi kinuha ko yung cellphone niya, unattended, yung phone niya. Kinuha ko, binuksan ko, wala naman ako nakita. Wala ka nakita. So, feeling ko, gumagawa lang ng excuse yan to escape from me. Bakit? Ano pang dahilan para makawala sa'yo? Eh, okay ka naman. Kasi, hindi ako yung totoong gusto niya. Hindi ako yung totoong gusto niya. Hindi ako yung trip niya. Bakit kanya ginawa kung hindi ikaw ang trip niya? Eh, di malamang. Para i-content ako everyday. Bakit kanya kinaibigan, di ba? Kasi okay kayo nung magkaibigan kayo, di ba? Pag nag-live tayo, magkasama kayo lagi. Even me, nag-message ako sa'yo, jowa mo ba yan? Sabi mo, no, friend lang. Me, kung sa tingin mo, sikat ako at feeling mo, makaka-ride ka sa kasikatan ko. I mean, you can be friends with me. Pwede tayo mag-inuman dito sa kwarto ko, sa bahay ko, all day, every day. Diba? Kung gusto mong sumikat, huwag mo na akong jowain. Huwag mo na sayangin yung oras ko. Huwag mo na akong kaya ang mag-invest pa ng emotion. So, sa tingin mo, ginamit ka? Yes or no? Yes. Sa anong paraan? Sa anong aspeto ka ginamit? Para sumikat? Alam mo, me, siguro, perhaps. So, eto me, noona kasi, napapansin ko na, parang binigyan ko na lang siya ng benefit of the doubt. Mm-hmm. Parang hinayaan ko na lang kasi sabi ko sa sarili ko, baka naman totoo may feelings. Ayoko naman kasi mag-judge ng tao ng mm-hmm. basta-basta. Ayoko naman maging harsh. So sabi ko, okay, mukhang consistent naman si kuya, tsaka nag-e-effort naman talaga siya. Di go. Every week magkasama kayo dati, di ba? As in every week, check-in dito, true. Check-in doon. BGC dito. Oh, ano yan? At true. Even ano me, ang tingin ko sa inyo is naliligaw siya during that time. Pero sabi mo nga sa akin, friends lang kayo. So, okay, friends. Diba? Oo, friends. At saka alam mo ba, nung magkaibigan kami, ito, honest ako ah. Nung magkaibigan kami, wala talagang kahalo-halo mali siya for me. Hindi ko na imagine na someday magiging kami. Parang kasi tingin ko sa talaga sa mga bae, kakaibigan lang. At saka sabi mo sa akin dati na wala kang balak sa jumuwa ng mga bisexual. Correct? Oo. Totoo. Kumbaga yung preference mo. Correct. Bakit sa pa-jowa ka? Bakit bigla mo siyang ginawa? Eh kasi, na-inlove na ako. Parang feeling ko kasi, ang tingin ko sa mga, alam mo yun, yung ganyan niya, yung mga pangako niya, akala ko may outlook siya sa buhay na maganda, may pangarap siya, kasi napag-uusapan namin yun. Alam mo yung mga long-term goals na magjo-jowa, ganun siya. Tapos, may mga time na maya-maya,
na mag I love you out of nowhere, tapos magtatangkot pa siya sa'yo, kunwari, kapag hindi ka nag-I love you, pabalik, ganyan. Eh, kasi ako, hindi ako showy talaga. Mm-hmm. Yan sa mga parents ko, hindi ako showy. Nag-usap na uli kayo ni Lance after what happened? Kaninang hapon, ang pinaka-huli naming beses na nag-usap. Chinat ko siya sa Twitter kasi I blocked him on Facebook. Yung sinayon mo sa akin, yung sinend mo sa akin. Oo, winarla ko siya sa Twitter hanggang sa nag-deactivate siya ng Facebook niya or dinilit niya ata yung... Ah, TikTok! Or dinilit niya ata yung TikTok. Dilit yung TikTok niya kasi finalaw niya ako dati. Tapos chinay ko kanina. So, anong kut, nakakaloka. Diba? Akala ko man din, go, go, go ka talaga kayo. Masaya ako kasi lumabas na yung katotohanan. Kasi ang dami naglalabasan me, ang dami ko nare-receive na messages, sobra. Tulad ng, sige. Is he a user, yes or no? User ba siya? Yes. Paano, sa ang aspeto? User, marami ba siyang ginawang bakla? Nangingi ba siya ng pera? What? To him, it's not about the gender. Kung makapakinabangan niya, for me ha, kung makakapakinabangan niya, go siya doon. Nakakahiya kasi panapanapin niya about true love, about loving unconditionally. Diyos ko, mare, tigilan. Kaloka. Paano pag yung teacher siya sa'yo, pumunta siya sa bahay niyo? Diyan sa bahay mo ngayon, kausapin ka. I'm gonna punch his face. Dende. Hindi ka makikinig sa explanation niya or what? No. For ano, makikinig na naman ako ng panibagong kasinungalingan. Gaano ba katagal? 1 month? 1 month kayo? 2? Almost 2. Almost 2 lang naman. So, nakaloka. Dahil, akala ko okay na okay kayo. Diyos ko. Akala ko din. Kasi ang daming beses na nagtalo kami, na umiyak siya, na nagmakaawa siya sa akin, na huwag ako makipag-break. Akala ko mahal na mahal ko. Tapos putang ina, bigla ako nakipag-break. Asa na yung mahal na mahal mo ko? Tapos bigla ako nakipag-break. Bakit ganun? Mm. So, Winner, in two months, naging, or almost 2 months, minahal mo? Oo. As in. Marami kayong happy memories. Oo, sobra. Tsaka nag-band kami ng malala. Pero kasi, alam mo yun, yung idea na may pinagdadaanan din naman ako, hindi naman din kita. Ako, nung may pinagdadaanan ako, iniwan ba kita? Diba? Mm-mm. Pinagtutulungan siya kami. I mean, dalawa kami. Pinagtutulungan kami ng mga tao nito. Ng mga tao, ng mga baklang nasa tondo, ganyan, yung mga panayang daming hanas sa amin sa GC nila. Pinagtanggol ko siya. I protected him. Mm-hmm. So, ayan. Parang pinatunayan ko lang. Go. I mean, parang pinatunayan niya lang lahat ng mga sinabi ng mga tao dati. Naramdaman mo naman na mahal ka niya or minahal ka niya? Ramdam mo? Or in just almost 2 months, parang ngayon iniisip mo na hindi ka niya minahal? Nung kami pa, feeling ko, alam ko, mahal talaga niya. Oo, mahal talaga niya ako. Pero ngayon, parang naiisip ko, kasi kung mahal niya talaga ako, or kung minahal niya na talaga ako, hindi siya ganun kabilis magle-let go, di ba? Oo. Kasi, pwede niyang pag-usapan yung dalawa yun eh, di ba? Ano ang problema? At saka, bakit kung may mental health problem ka, or you're not mentally stable, mm-mm, kapag ba hiniwalayan mo ako,
gagaling ka? Ako ba ang am I the problem kung bakit ka mentally unstable, 'di ba? Mm-hmm. Kasi kung mahal mo talaga ako, gagamitin mo ako as a tool para lumakas ka. Parang gagamitin mo ako para makasurvive sa pinagdadaanan mo. Mm-hmm. Kumbaga, kapag nawala ako sa sarili mo, ay pag nawala ako sa buhay mo, lalo kang madidepress. Madadagdagan yung problema mo. True. Diba? Actually, we advise yung mga, usually yung mga mental health problem, you need someone na makikinig sa'yo. You need someone na makakausap sa'yo. Diba? Kung may mental health problem siya, parang I doubt naman, ikaw ba, nagbibigay ka ba ng sakit na ulo sa kanya? Yes or no? Hindi naman. Alam mo, yung ako ha, ito yung lagi niya nare-reklamo sa akin. Kapag daw galit ako, sinisigawan ko siya. Malamang, ganun ako magalit eh. Pasigaw, pero hindi, I will make sure na hindi kita ipapahiya sa ibang tao. Hindi kita sisigawan sa harapan ng maraming tao. Kung magalit man ako sa'yo, it doesn't mean na hindi kita mahal. Nagagalit ako kasi ang immature mo kumilos, ang sad boy mo, ang liit na dahilan, pinapalaki mo yung mga bagay na hindi naman dapat pinag-aawayan. Mm-hmm. Yung mga bagay na hindi naman pinag-aawayan, i-bring up mo para pag-aawayan. Doon ako naiinis me, kaya inaaway ko siya. Alam mo naman ako, syempre kapag ako nagsalita, diretsahan yan. Oo, tsaka parang totoo. Kung ano nararamdaman mo, sabihin mo. Kung anong emosyon mo, ilalabas mo. Pero, if you really love the person, you have to accept it. Or kung ayaw mo, kausapin mo si Winner, love, ayoko ng ganyang talak mo, ayoko ng pasigaw, pwede mo akong sabihan, ganyan. Kasi, kung may mental problem, may mental health problem ka, pwede mo sabihin na, kasi medyo na-trigger yung mental health problem ko. Diba? Alam mo ba kung ano pa yung hindi nagme-make sense sa akin? Sa nung dati, ang mga chicken niya sa akin, nung nag-uumpisa pa lang kami, sabi niya, love, kapag may asawa mo ko, asawa kita, kapag may problema ka, kailangan sabihin mo sa akin, pagtutulungan natin, kapag may problema tayo sa isa't isa, pag-uusapan natin, asa na yon, asa na! Diba? Gagong puta. Kasi natutuwa ako sa live mo. Pag every time naka-live ka, ang daming talak, niloloka ako si Galing si Bakla. Ay, Diyos ko. Eto pa. Sabi niya, hindi daw ako rehabilitation center para daw. Kasi ang gusto niya, alisin ako sa buhay niya para solohin niya yung mga problema niya. Ayaw niya daw madamay ako sa mga problema niya. Sabi ko, gago, di ba? Anong rehabilitation center pinagsasabi mo? Ano ini-expect mo ba? Sasaluhin ko lahat ng mga problema mo? Tutulungan lang kita. True. Diba? At saka, I don't see any problem. Kung mag-jowa ka ito yung problema, sasabihin para at least makikinig ng mga options, mga solusyon, di ba? Tutulungan. Exactly. Totoo. Tapos may isa pa siyang chika na you cannot serve two masters at the same time. Wait, kailan ako nagpahilod ng pwet sa'yo? Di ba? Saan nagagaling yung mga hugot niyang ganyan sa'yo? Kailan kita inalipin? Kailan ako nagsabi na, huy, kailangan 24 hours kitang kausap ha? Kailangan 24 hours nandito ka sa bahay ha? Kailangan nandito ka lang, hindi ka alis. Kailangan ako lang intindihin mo. Hoy, never ako nag-demand ng ganyan. Mangingi ng tawag sa'yo. Pwede. Si Lance. Ah, nanghingi siya? Nanghingi? Kung manghingi ng tawag sa'yo. Actually, nag-sorry na siya nung nakikipag-break siya. Sabi niya, sorry, ganito, ganyan. I'm breaking up with you. Hindi na healthy sa akin mentally. Sabi ko, ako pa ang kasalanan ko pa na nabaliw-baliwan ka ngayon, ha? So, to make it short, si Lance nakipaghiwalay sa'yo?
Oo naman. Oo. At least hindi siya nakapag-2 times eh. Sabi ng mga comment ko dito. At least daw hindi siya nag-2 time. Ano mas gusto mo? Mag-2 time siya, tanggap mo, or sa mental health issue na hindi mo alam kung totoo? Hindi. Parehas kabullshitan yun ni. Parehas hindi ko yun maano. I won't tolerate both minsan. Kasi kung bubullshitin mo ako ng mental health issue mo, 'di ba? Niloko mo pa rin ako. Niloko mo pa rin ako. I won't buy that. Hindi ako naniniwala. Parang ang lumalabas kasi is ginamit niya talaga ako. At I can feel it sa mga napag i-stitch ko yung mga nangyayari, na-realize ko na oo nga, at some point, ginamit nga ako. I didn't think that dati pa kasi sabi ko sa sarili ko, hindi niya yung gagawin sa akin kasi may kaya siya, unang-una. He can stand on his own. Sabi ko, hindi din naman ako sikat. Diba? What can I offer to him? Sabi ko sa sarili ko. Pero parang, wala eh. Parang kahit anong gawin ko, kahit anong isipin ko, dun ako, ang ending ng pumapasok sa utak ko, yun eh, yung ginamit ko. Plus the fact na hindi lang naman ikaw nag-iisip noon. Sabi mo nga, marami kang nakakausap at sinasabing user si Lance. Diba? Yes. Okay lang kung ikaw nakakaramdam nun eh. Pero kung marami ng taong nagsasabi na ganito yan, ganyan yan, ang problema nasa kanya na. Diba? Parang feeling ko nga, nagamit ka lang. Gusto niyang manghingi ng ano, gusto niya namang hingi ng followers from you. Gusto niya yung 200,000 sa'yo. Tapos sa kanya, 1 million sa'yo. At saka based sa conversation niya sa Twitter na pinakita mo sa akin, parang, gusto niya lang sumikat. Kasi para sinasabi niya na pinaghirapan niya i-build yung TikTok niya. Diba? Tapos ikaw naman gusto mo ipabura. Well, sabi niya naman kasi buburahin niya, di ba? Tapos ginawa niya nga. Feeling ko nag-deactivate lang. Feeling ko din, nag-deactivate siya. Kasi hindi siya 30 days talaga mawawala ang TikTok. Unless kung bubuksan mo. 30 days ang time frame niya. So, Ang sakit ng ginamit ka kung sa tingin mo ganun, 'di ba? Unang-una bakit? At para saan? Bakit? Hindi naman ako sikat. 'Di ba? Dahil siguro gusto niya ng mga issues. Feeling ko, that's what I see. Kasi nung kay do sa isa na talagang naging controversial ka, feeling ko after that medyo dumikit-dikit siya ng bonggang-bongga sa'yo, tapos ginawa kaya ng jowa. Ewan ko, bahala na, Mi. Basta ako, I'm at peace already. Wala na siya sa buhay ko. Hindi ko na siya iisipin. Mag-focus ako sa trabaho ko, sa mga kaibigan ko. Diba? Yun na lang. Yung mga goals ko, atupagin ko. Siya, buti nga sa kanya. Doon na lang siya, no? Sarilihin niya yung problema niya, kainin niya. Ayan ah. Sabi mo kasi dati, wala kang balak jumawa ng mga bisexual. So ngayon... Akala ko, Mi, may chance kasi bisexual, mas magkakaintindihan kami, mas makukuha namin yung topak ng isa-isa, pero hindi pala. Hindi, true. Depende. Wala talaga sa gender, Mi. Nasa tao talaga. Wala sa gender. Winner, may tanong ako. Kung sakasakali ito, ha, ako, bakla ako, as in bakla, matawag ko pang transphobia ako pag sinabi kong I am not attracted sa mga trans woman like you.
Ano, Mi? Wait, na, nawala ka. Ano sabi mo, Mi? Like, for example, ako, bakla. Baklang bakla. Diba? Tapos, sinabi ko sa mga content or sinabi ko mismo vocally, na sinabi ko, I'm not attracted sa mga trans woman. Am I considered as transphobia? No, well, hindi ka transphobic. Oh, soft. You simply have your own preference. Ganun lang yun. Parang sinabi mo lang na ayoko sa mga taong hindi naliligo. It doesn't mean na galit ka sa mga taong hindi naliligo. Ayaw mo lang sa kanila. Mm-hmm. Diba? Ayan guys, ha, coming kay winner na yon. Kasi parang sinasabi sa akin na transphobia kasi I'm not attracted sa mga trans women. But sabi ko, but I love them. So, yun lang. Yeah. I'm so happy okay ka, pero ang ganda-ganda mo. Promise. Kaya ka ba nagpagupit? Ha? Kasama ko pa nga siya na nagpagupit kami. Eh parang itong week lang yun. Itong week lang yun, di ba? Noong Sunday ata or Saturday. So any message kay Lance? Kung nanonood si Lance ngayon, just sa mga viewers mo na inaabot ang 1K. Kung nanonood siya, sana magbago na siya. Sana ayusin niya na yung buhay niya. Huwag na siyang nanloloko kasi it doesn't only break a person's heart. Nasisira din yung tiwala nila na magmahal ulit. Yun. Dadalhin nila yon ng masyadong matagal na panahon at may hirapan sila. Mm-hmm. Yun. Kapag natin isipin yung mga sarili natin masyado, huwag tayo masyadong narcissist. No, isipin din natin yung ginujowa natin. Kung ano kayo mag-feel na ito kapag sakaling ganito, ganyan. Diba? True. Oh, well. Pwede ba maging kaibigan si Lance sa buhay mo? Yes or no? No. As in, no na talaga. I don't want to associate with him anymore. Bukas! I can forgive him, but I'm not gonna make friends with him. Bukas, Sabado, pag-iinuman ka ba? Ay, hindi. Hindi naman. Siguro mga shot-shot lang, pero hindi pa yung magwawalwal. Hindi siya worth it. Iniyakan mo na, yes or no? Oo, syempre, minahal ko naman yun. Mm-hmm. Alam mo ba, nung naghiwalay kami, madaling araw, tulog ako mga ilang oras, pagkagising ko, siguro mga alas 7, mm-hmm. nag-live agad ako sa TikTok, tapos hindi ko mapigilan yung iyak ko. Siguro umabot din ako ng mga 2.5 live viewers, 2,500 live viewers. Mm-hmm. Dami nang kita, umiyakan mo, dami nakakahiya. May tanong dito, si Kasipit. Ang tanong, if there's something positive that she learned from her relationship with Lance, ano yon at bakit? Okay, good question. Ang natutunan ko, huwag masyadong maaawa, lalo na huwag masyadong naniniwala sa mga sad boy. Huwag magtitiwala sa mga taong, alam mo yun, may pinagdadaan. Kasi, okay, sige, maaaring nasalba mo sila ngayon from sadness. Paano kapag nakarecover na yan? Wala ka na. Iiwan ka. True. Kaya, ang sa akin, siguro next time, kung magmamahal ulit ako, kikilalanin ko talaga siya muna. Ayoko nang muna ng, alam mo yung ijojowa agad. Parang yun din yung natutunan ko. Ayoko muna ijowa agad. Parang, kasi kapag ginawa mo agad, ang dami makikilala sa kanya. Parang, putang ina, madadagdagan naman yung ex mo kapag sakali nagbibalik kayo. Ganun. Winner may ano ako, kasi may ganito akong pananaw. Pag nagkakilala kayo nila sa TikTok, correct? Sa TikTok pa, hindi mo siya personal friend. Like, hindi mo siya kabata, hindi mo siya katrabaho or what. Kasi ang pananaw ko, pag jumowa ka ng taga-TikTok, toxic. Sa tingin mo, tama ba yung pananaw ko? I don't think it's applicable to everybody. Mm-hmm. Kasi parang iba-iba naman kasi tayo eh, di ba? Mm-hmm. Each of us are unique.
unjudgmental naman natin masyado kung i-generalize. Pero yung relasyon mo with Lance, considered as toxic, yes or no? It didn't become toxic until we broke up. Until I realized na after the breakup, parang I realized na oo nga, no? Na-realize ko na I was in a toxic relationship. Parang ganun. Willing ka pa bang magpapasok ng bisexual sa buhay mo? I'm not closing doors, me. Kasi, kasi ano ko eh, alam mo yon, kagaya nga na sabi ko sa previous post ko, sabi ko, attracted lang ako sa mga lalaki, sa straight guys. Pero, hindi ko naman matuturuan yung puso ko kung sino yung mamahalin ko, di ba? Kung halimbawa, kung halimbawa, ako nga ngayon, hindi ko bet yung mga babae. Parang yung yung idea pa lang na jojowa ko ng babae, I don't like it, nasusuka ko. Pero who knows? Baka, di ba? Baka makapalagayin ko ng loob, ganyan-ganyan. Pero, hindi. I'm just not closing doors. Ayun. Wait, ba't nyo ba kayo naaway mga nag-comment? Ayun pa na ako eh. Bakit ba? Ano ba yan sa akin? Naaway nila ako. Sobra naman daw ako. Ayun ang nakikita ko sa mga may jowa sa TikTok. Kasi most of my friends yung mga jowa sa TikTok. And nagkasabi naman sila. So, ganun. So, kung hindi toxic ka mag-jowa sa TikTok, di hindi. Para sa inyo. Eh, para sa akin, ganun eh. Respeto ng opinion. Ayan, nagko-comment na sila. Sabi niya, nagtatago siya sa, ano, sa dummy account na Gege 0284. Okay. Sabi niya, alay mo, may pinagdadaanan talaga si Lance. Tsaka parehas lang naman kayo nakinabang sa isa't isa. May tanong pa dito ha. If Lance did not break up with her, will she go on with the relationship even with the toxicity? Siguro. Kasi ako yung tipo na tao na hindi ako basta susuko eh. OMG ate, hoy, ikaw yan, sila nila, huwag kang andyan. Paano nasabi? Nasa siya yan. Ganyan yung litanya niya eh. Ma-ready ako si Lance. Oh, bakit ka defensive? Sera. So yun. Well, makakahanap ka rin, winner. Naniniwala ako dyan. Sabi, dapat kasi mag-basketball player ka na lang. Maghanap ka ulit ng basketball player. Dali yung... Tommy, lahat ng mga basketball. Sa yung mga afam na basketball player, okay na ako sa local. Okay ako hanggang ano ha, NCAA. Pwede rin sa intercity. Ayoko sa interbarangay. Interstate, yung mga paligan ni Mayor, paligan ni Barangay Tano, ay Barangay Captain, hindi ako masyado okay doon. Pero senior high school, okay ako. Ayan, yun. Yung mga hindi na may... Mimi, baka matulungan mo ako dito kasi may... Basta ipipm ko na lang sa'yo. May gulatan na mangyayari. Gusto kong may gulat. Oo. Hindi na to about kay Lance. Ayoko na siyang pagtuunan ng pansin for the meet. Actually, to be honest, ayoko na talaga siyang pag-usapan. So, sa mga next live ko, please, huwag niyo na siyang i-play. Wala na, oo. This is the last na pag-uusapan ni Winner ang about kay Lance. Masyado na maraming airtime. Pero, I'm not gonna post anything about him anymore. Mag-focus ako dun sa mga talagang kaaway ko. Basta may mag-PPM ako. Okay? Sige. Papasok ka na ba? Break mo lang, no? Feeling ko break mo lang eh. Oh, babalik na nga ako ito na nga. Oh, sige. I-PM mo ako, ha? I-PM mo ako. Kamustahin kita at saka ano, tawag nito. Tatanong mo ko sa'yo malala, baka makatulong.
Oh, go, go, Char, go, go. love you. Love Thank you, you, bye guys. Bye. Sa pakikinig at sa pakikichismis. Charing, I love you. Bye-bye. I love you. Bye.